nakapag-rotate into jungles din dito kung sakali mga fighter nasa mid natin. Unfamiliar territory to for me, Prof. B, how about you? Saan mo nakita yung ganito klase ng rotation? Dito. Ay, dito, gusto dito. Mo na na, sinimulan mo ako. Oo, oh, ano, papalag ka ba? Diba? Oo. Oh. Tinanong ko lang naman, at least aware tayo na papalag si Athena. Pero yun na nga, Ontrobot, sasabihin ko sana, kakaiba kasi, ano yun, mabubulol ako kay Pamaypay eh. Pamaypay. Diba? Oo, si Pamaypay. Ayan na, rotation na naman, waiting for Daedalus na mag-level 4 siya dito. Ang kanilang YSS sinundot. Trying to check ang kanilang crab coin. Disengage siya muna. There's a damage coming from Kyrie. Sinundot. Sumilip naman against Esmeralda. Nakipagpakiramdaman. Tamang tiyanian. Getting or make use of that avarice emblem. Pero makikita naman natin dito, 3-man rotation na God. Woo! Kata jump come from J. Maester. Muntik na makuha dito si Big Daddy Greed. But it's enough. With the apoy-apoy coming from hate, guys. 1-0-0 agad. Early first blood for the Harley Hyper Carry to mga Lodi. But right now, sinusundot-sundot ni Guild Lane Death. Pero right now, sabi nila, disengage muna, discipline. Nakuha na natin yung advantage that is already around 1K against Aura PH Prof. B. First start of the game, up for grabs na. Mukhang puposisyon na ang Onyx PH. Yung mga ganyang position dito. Magandang pwestuhan dito dahil ahead ang Onyx PH in terms of the bushes. Okay? Lamang yung numbers nila dito. Pero to, Mountain Shocker Pop to reveal. Saan ba nakapwesto dito ang mga miyembro ng Onyx PH? Oras nakapwesto na dito. Let's go, Athena! Alam mo naman, pag may vision, pero dito pumasok ganyan sila, pabay-pay! Talaga namang waxion-jaction ng mga kaganama, pero hindi nila nakuha yung turtle. Instead, makikita naman natin si Boom Bagsak nakakuha ng turtle. Nanakawan, kiluwa his back, mga chong. Kung kanina sabi niya, Boom Bagsak ako ng game 1, ngayon, konting bawi. Okay, hindi kayo bibiguin, pero please do bet na kung kanino kayong peace. Meron tayong pulso ng masa dyan sa ating comment section or live stream. Practice your rights to boots. Pero right now, Prof. B, look at that. Rotation dito, dalawang fighter against Onyx PH dito sa Aura. Ayan na nga. 2-0, 3 minutes. The aggressiveness, nakikita nating effect ng mga ganyang atake ng kanika nila nga ng mga fighter. Talagang ano, talagang parehas tayo ng tip lang kayo, Katina. Of course. Okay. Kaya mo yan. Oo, kaya natin to. And ayun, nagkaintindihan na. And the positioning again, pinag-usapan natin dito yung front line. Kasi kung titignan mo, yung kini-clear lang na itong dalawang fighter, hinuhold lang ni Lapu. Diba? Mm-hmm. Yung kanina, may part sa akin yung clear wave potential ni Alice. Pinalitan lang ng clear wave potential naman dito ni Lapu. Nakabang dito si Gold Lane Diff. May pa-emoji pa nga, sabi hindi naririnig. Wala muna maingay. Bibiglayin ba natin to? Bukang bibitawan nila. Hindi nga binigla dito. And there's a jump in dito! Falling star mo pero hindi nag-connect dahil nakapag-back away. Space escape for Harley. Meanwhile, deadly magic wala masyadong damage matatamo. Meanwhile, sabay bandang bottom side naman natin. 3-man rotation. Sasalubong ba si J. Maester? Nag-iisip, nagtatanto. Pupunta ba ako? Hindi. Mukhang hindi pinayagan ni Mama. Pero dito si Kyrie, medyo mainit. Sabi niya, tower hug na lang muna. Kailangan na magbabantay sa bahay. Ay, sorry. Hindi muna ako pwede. Pero ang lalim. Ito yung sinasabi ko, guys. Yung Onyx na Uranus signature na sobrang lalim kung mag-German cut. Pero dito si Sephiroth, Cometic Glance, pero sabi niya, papabayaan ko na lang to. Hindi na ako mag-aksaya pa ng oras. Ayun na yan. Diba, wala nang sabi-sabi pa. Maganda yung pagkakad dito. Habang wala nagre-react dito kay Uranus, automatically gagawin at gagawin to ni Uranus. And hindi rin naman makakapush etong si Esmeralda kasi nga, perwisyo yung pinapakita dito ni Sinundot. Hindi lang sinundot, di ba? Ipinasok niya na hanggang dun sa kaloob-looban ng base para walang tumatawid ng mga minions dito. Nay, jump na naman ang galing dito kay Setter at sila. Una na, pitasahan dito ng Justice Blaze. Pero the back of Israel for Big Daddy Green. Pero si Kyrie ganit na galit. Gusto mo nakit. At later na lang Jitsu disengage. Pero galit na rin si Maypay. Pinapaypayan dito ang buhay ni Daedalus with the traceless combination. Pero Esmeralda will go for another kill. That will be a 2-for-1 exchange, Prof. B.
nakita naman natin, pero in terms of objectives, mas lamang dito ang Onyx PH dahil before the 5-minute mark, nasulit nila yung mga energy shields natin. Sinundot, sumusundot lang din, very confident against team members, pero look at that, Imperial Justice Prime hindi nag-connect doon kay sinundot, makatakas lang din, J-Mister with a Jit Kundu combination, si Hate dito, 1-2 punch! Look at that, there is a diversion at sila pa, nakakuha ng kill, nakakuha na ang sagot vacuum with a normal attack damage gun. Oh my gosh, J-Mister's not alone, that's a magandang position yan, mga chong, but look at that. Because of the buy time na ginawa ni J-Mister, sabi niya, I got your 6-4, pero sabi ni Sindutori, akin mga lords, na vacuum na naman dito ng Aura PH. And hindi na nga yata, abot pa sila pa may pa, yes, aabot pa. Sabi ng Aura PH, sige, sa inyo na yan, rotate na lang ulit tayo. At least naging all na yung kill score natin, pati ang network natin, halos pantay na, Prof. B. Kala ko nga magmi-mirror sila dito pero may 3-man rotation or huge rotation ang ginagawa dito ng Aura PH. Kala ko tatakbo agad sila pa bot kasi hindi nila no, hindi nila tao dito, hindi nila madiretso dahil nga sa perwish yung ginawa dito or yung effect ng pagkat ni Sundot, the ultimate German cut. Okay, sa loob mismo ng base ng Aura PH nagkakaroon na ng effect dito. Switch, ang nangyayari dito, looking good naman for Onyx PH in terms of map control. Nauna na si Harley, dito si Lipen ang kanilang portal. Ito na naman si Sinundot. Ang deal dito, makipaglaban kayo ng 4 versus 5, ako naman makikipag-farm dun sa double wave. Look at that, Emeralda. Free for Esmeralda, tatlo! Na biktima doon, pero dalawa ang nakuha. Prof, dito makasal lang din muna dito si Pare Mong Hate. Meanwhile, two members were too busy split pushing. So, medyo nagkaroon man sila na pick off onto their side, pero natatrade nila into objective. Nanedigate pa rin nila in terms of network. Pantay pa rin. Tingnan mo, dalawa yung nawala. Pero hindi lumamang masyado ang Aura PH against Onyx PH. Nagiging reactive na lang sila. Pagtas isang clash, kailangan mag-clear nila ng wave. Parang ganun yung nagiging idea. Oo nga eh. Ayun na nga na naman dito. Sumusundot-sundot na naman to. Si Sinundot medyo tahimik. I mean, itong game mo, or style na ito, on to the top. Basahin na natin dito. May pag-go dito sila dito. Matamati na. Okay, Pai. Alam ka sa low. Pero look at that. Sir, sabi. Tas dito si Sephiroth. Pero vacuum from the Liboy. He will be there to save the day. Falling Star Moon. Ginamit agad dito ni Golden Deep. Again, Kyrie trying to fight his way for victory. Pero that is two fighters na lumalaba pa rin. Lapu-lapu. Sinundot. Sumusundot-sundot na lang din. Poker tricks will connect. Pero hindi pa enough yung damage. Goldlane tumasayaw-sayaw with a flicker. Starlight then. Unat na. Tatakbuhan na ang sagot dito ng Onyx PH. Meanwhile, si Sundot nakakuha ng offline kill. Look at the jump na nanggagaling. The final blow nilagay na rin dito. And finally, shutting down with a killing spree pa nga dito si Pare Mong Pabaypay against Old Lane Diff. May bonus pang middle lane turret, Prof. Sa tinagal-tagal ng prosesyon, dito rin pala magtatapos. Ayun na nga, nakita natin doon, no? Ang lalim ng ginawa dito ni Sinundot, taking down si Silvana. Tapos, na-micro etong si Esmeralda. May fake back na nangyari doon. So, lalo siyang pumasok. Sabi niya, medyo tagilid yung buhay dito. Pagtingin niya, tatlo pala, and na-crowd control ng isang mabilis etong kanilang Esmeralda. So, instead na siya maka-pick off, siya po ang na-pick off. 9 seconds for the next Lord, 8-6. Very slow pace etong ganitong laban, pero objective ang tinututukan dito ng Onyx PH, while Aura naman getting their tempo sa mga small skirmishes na nangyayari. And later on, nag-hope ang barangay Aura PH na makuha nila yung kanilang tempo. And I think yung ganitong position mismo ng Aura PH maaari magbalik sa kanila kasi nauuna sila sa side dito ng Lord. Mas mabigat ang distribution ng hero sa top side ng Aura PH. Matindi rin ang commitment ni Hit sa sahod niya. Sabi kasi ni Madam Millie, ayaw daw mabawasan ni Hit yung sahod niya. Kaya ganito talaga katindi yung nagiging performance niya. Same goes for Aura PH having Dale onto their coaching lineup. Mga chong, kita naman natin, they are trying their best to turn things around. Pero right now, sabi ni Hit, sorry Madam Millie, mukhang ako na biktima doon. Naamo ko, trap lang pala. It's a trap, oh no. Talaga legit. Oh no, 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 no. Ayan na nga, 8-7 na nga ating score or PH. Nagmamadali sila dito na tignan or somehow isnatchin itong Lord. Nahuli ba? Pay. No pala. Pamaypay, pay tuloy. Doon ako nabubulol kanina kapag gusto sabihin. Pero ito na, Tina.
isinundo. Talagang nagdi-dish out lang siya dito ng enough na panggugulo against Aura PH. And right now, nakaposisyon na rin dito sila Jay Mazer. They might fall in. Look at that Imperial Justice. Lord! Dito, natin. Pero YSS going in with kill lang. Pero look at that diversion, Israel. Pero dito, tumatakbo na lang sila Dale Dalos. Meanwhile, si Sinundot. Dayo po, naghahanap na naman ang bagong target. Pamaypay will be shot down by Dale Dalos. That is a kill spree indeed. Sephiroth 1v1 with Sinundot. Double S tandem. Pero makakaligtas pa rin with that jump. Oh my gosh, may kasama pang ang ticker. Pero yung Lord natin, hindi nila napansin, nakuha pa rin ng Aura PH. What went wrong, Prof. D? Positioning wise, actually, nandun sa Aura PH, yun yung kanina ko sinasabi, di ba, na tawag dito, hinihintay nila yung tempo. And na-reveal naman yung position nila eh. Dahil dun kay YSS. Sa pagbitaw ng Mountain Shocker. And di ba, bago pa mag-umpisa yung ano dun, mag-umpisa yung laban, na-pick off kasi si ano, si Harley. Si Harley. Automatically, yung guard nila or the burst potential, nawawala. Ayun na nga yung pagkawala dito. Bumabalik ang momentum for the side ng Aura PH. Nagkaroon lang tayo ng technical pause. Ayun, katulad nun guys, ganun yung mga kailangan iwasan. Am I right, Prof. B? Yung pagkawala ng Hypercarrier. Yun kasi yung pinaka-burst damager nila. Single target yun kasi guys, linear lang yung direction ng parkour tricks niya. I'm not sure if that is the correct term, pero yun yung mga flashing cards niya. Then space escape, pang out niya. Pero hindi niya alam, pag space escape niya, meron din nakaabang na fighter or hero doon sa likod niya mismo. So, check na check agad sila doon ng Aura PH. Pero going back, Prof. B, comeback potential? Actually, ano eh, hindi pa natin masabing bumalik yung momentum lang. Actually, momentum lang yung nag-switch dito na pukuha na ng Aura PH. Hindi pa ganong kalubog. Anybody's game, pantay pa para sa akin etong ganitong sitwasyon. And most likely makakita tayo